Hey, positive day, GDVers. This is Dr. DG Lisoa from I Can Change Project. Magandang gabi po sa ating lahat. Doon sa mga first time tayong napanood sa ating YouTube, welcome to my channel and please subscribe to my channel. Click mo na po yan, Dr. DG Lisoa. And doon sa mga dati-dati nating mga kasama, maraming salamat po sa for watching my videos. Yan. Doon sa mga nagsishare, nakita ko, ang dahil palang nagsishare ng aking videos sa mga friends nila, kamag-anak, sa mga kaibigan at kagalit nila. Maraming salamat po. At kagabi, nag-vlog tayo ng napakagandang topic. Enough is enough. Yan. Pag tama na, tama na. It's decision time na, okay? So ngayon, maganda rin topic natin. Actually, this mula kahapon hanggang ngayon, yung topic natin umiikot sa isang bagay na it boils down to one thing, that's making decision. You know, ganito lang yan eh. So, di ba, nabubuhay tayo everyday. Everyday, pumapasok tayo, nag-aaral tayo, we're living. Pero hindi mo ba napapansin, parang kang naka, you know, umiikot ka lang, walang improvement, walang nababago sa buhay mo, walang bagong dumarating, walang new opportunities, wala kang makitang chance kung ano nung last year, ganun pa rin ngayon, matatapos na yung year. So, something is wrong, di ba? Something is wrong. So, ang mensahe ko ngayon mula kahapon at hanggang ngayon is try to make a decision. So, yung when enough is a decision time for you. It's a, you know, sinasabihan ka ng circumstances na dapat mag-decision ka na. And tonight, another decision time ang ibibigay natin ngayon. Maganda yung topic natin. Pinost ko na sa FB. Yeah. So, ito ay it's time to leave your comfort zone. Yeah. Yung isa naman, when enough is enough. Ngayon naman, it's time to leave your comfort zone. Time to leave talikuran mo yung comfort zone. Okay? And when you do it, it's another form of decision. Magdi-decision ka ulit. So, sa buhay, dapat may mga decision-making tayo. Kasi unless you decide, unless you make new decisions, okay, you will live the same life. Ang question ko sa iyo ngayon, ang challenge ko sa iyo ngayong gabi na to, do you want your life at present? Gusto mo ba yung nangyayari ngayon sa iyo? Yung ba mga taong kapiling mo, masaya ka ngayon? Yung tinatanggap mong income, whether through employment or business, are you happy? Yung na-enjoy mo ngayon, napupuntahan mo, okay ka na ba dyan? Diba? So if not, that's your comfort zone. Pag wala na nababago sa'yo over the years, nandun ka sa comfort zone mo. Okay? And today, if you want to change your life, if you want to improve your life, you want to meet new people, if you want to visit new places, if you want to increase your salary, you have to leave that comfort zone. So, kailangan talikuran mo na yan. Okay? So, Ma'am G, ano ba yung mga tatalikuran natin? Ano ba mga sample sinasabi mong comfort zone? Ano ba yung mga comfort zone natin na minsan kalimutan natin? You know, ngayon lang, nakinig ako ng balita kasi napanood ko si Lobby po na ngayon may iba siyang, you know, very parang sexy comedy yung kanyang bagong role. Sabi niya, once in a while, you have to leave your comfort zone. Kasi ang comfort zone niya daw ay yung mga drama. So, yung pag-iyak sa kanya, very normal, very, you know, wala nang effort. Kung saan, upo lang siya, may alalaan siguro siya, or, you know, mag-emote siya ng konti. So, boom, ano na siya, meron na siyang iyak na, di ba? And sabi niya, that's my comfort zone, so we have to try new things. Okay? So, yan yung isa sa mga sample. So, bibigyan ko pa ngayon kayo ng apat na bagay or four instances wherein you have to decide and leave that comfort zone. Alright? So, the first one is, you have to leave that old assignment or old department, okay? Or old job, okay? Na very comfortable ka na dyan. For example, nung na-in ka, nandiyan ka sa department na yan, okay? So, tumagal ng 1 year, dumaan ng 2 years, 3 years, 4 years, hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. And so, dahil 5 years mo nang ginagawa, yung department na yan, 5 years ka nang nagpa-follow up, 5 years ka nang
you know, nakikipag-usap sa mga customer, 5 years ka na sumasagot ng mga questions, or 5 years ka na nagmi-meeting na o nagtitrain ng people. So, ibig sabihin yan, that's very comfortable ka na dyan. Very, you know, yung lahat ng ginagawa mo, hindi ka na nagbabasa, hindi ka na, you know, you're not learning something. Hindi ka na force kasi it's very comfortable, di ba? Imagine mo, 5 years mo siyang ginagawa. Sabi nga nung napakinggan ko sa isang YouTube, pag isang bagay, 5 years mo siyang ginagawa, almost mapaperfect mo na yan, di ba? Perfect na yan. Very comfortable mo na i-deliver yung bagay na yan. So, it's time to leave your that department or that assignment. So, anong gagawin mo ngayon? Be willing to be transferred to other places, to other department, to other brands of your company. Diba? Simple lang yan. Minsan, gawin natin, concretize natin. Minsan sa mga teachers, diba? So, dito na sila nag-start sa elementary school na yan. So, ngayon, pa-retire na sila. Diyan pa rin sila sa school na yan. So, pag ninilipat sila, nag-galit sila. You know? O yung iba naman, sa mga offices, eto na yung department niya. Itatransfer siya dun sa main branch. Ayaw. Diba? Kasi nga, komportable, malapit sa bahay. You know? So, walang changes sa buhay mo. Walang nababago. So, if you want to change your life, you know, if you want to be promoted, if you want to, you know, to get high salary, dapat iwanan mo yung comfort zone mo na yan. Okay? Iwanan mo yung comfort zone. Alright? The second is, eto, it's time to, you know, baka sometimes you have to leave your old friends. Yan. Nabanggit ko na kahapon yan sa enough is enough, di ba? Ito naman, hindi naman ang reason mo is enough is enough. Mababait naman yung mga old friends mo eh. Kaya nga you stayed there, di ba? Parang yung kanina, yung first point natin. Mabait din yung mga nasa department na yan. Ayaw mo nang iwanan, di ba? Baka naman, hindi mo alam. Baka yung lilipata mo, mas mabait yung mga nandoon, di ba? Parang mas komportable, di ba? So, when I use, you know, when I work in Manila, sabi ko, may mga mababait akong mga kasama doon, co-employee. So, sabi ko, baka mamaya wala nang mabait. Baka sila na yung pinakamabait. Only to find out when I work here in the Bataan, in one of the private schools. So, sabi ko, mabait pala. Mas mabait. Di ba? So, yun yung ibig ko sabihin. Sometimes you have to leave your old friends. Time to meet new people. Baka mas accommodating sila, di ba? You know, baka meron silang new ideas. Meron silang mga bagong bagay na gustong na ginagawa na pwede nating gayahin. So, time to leave that comfort zone. Time to leave your old friends. Hindi mo naman sila iwanan, pwede kang magdagdag ng old friends, magdagdag ng taong, you know, mga taong, you know, makakausap mo daily. Like for example, sa Facebook, pag ibang province na nag-add sa'yo, ayaw mo nang tanggapin. Di ba, i-scroll mong profile, kung maayos naman din, accept no friends, di ba? O kaya naman, ito, lagi ko sinasabi, pag nagsiseminar, minsan, 1 month sa seminar, pag tinanong mo, may nakilala ka ba? Kahit isa lang, wala eh. Kasi kami rin magkasama. So, your old friends are your comfort zone. Di ba? There are other people around. Sabi niya, 7-point-something billion people. Di ba? Are running around the planet. Ang dami niyan, 7 billion. Di ba? Tapos, nag-stick ka lang sa dalawa. Hindi mo malang na-experience paano magpatawa yung 6 billion. Hindi mo malang na-experience kung kung ano yung strategy nung isa, kung paano kanya, you know, kung paano siya tumulong sa kapwa hanggang sa lifetime mo, dalawa lang naging kaibigan mo. Di ba? So, you leave that comfort zone. You leave that old friends. Okay? Kung di, wag mo silang i-leave, dagdagan mo lang sila. Di ba? Dagdagan mo sila ng new people because new people will give you idea. Madami po ako nakausap because of the opportunity I have because, you know, I'm conducting different seminars. After na seminars, sinasadya ko po na mag-stay, makipag-usap sa mga department heads, sa mga principals. I join them during lunch, during snacks, during dinner. Hindi ako yung nagmamadali except kung meron akong emergency na kailangan gawin sa, if I have to go back to school, to my school. Pero kung wala din lang, you know, I enjoy talking to people. Kasi pag nagsasalita sila, I let them speak and tinitin ako, ano ba yung ginagawa ng tao na to? Ano ba yung something new mapupulot ko? Diba? Ano ba yung pwedeng may turo sa akin ito? Ano yung other opportunities na pwede niya gawin? Yeah?
So ang dami, you try to, you know, you try to leave that old, you know, that comfort zone sa ating mga friends, okay? Then the third is old routine, yung mga routine natin, masyado na tayong komportable. Komportable na tayong nagigising na alas 6, komportable na tayong dumating sa bahay ng alas 7 ng gabi, komportable tayong pinapanood ang Mara Clara. Siyempre, wala na niya. Komportable tayong pinapanood mga teleserye and everything. Masaya, masarap, di ba? But that's not life. That's not life. Di ba? You have to live that old routine. Okay? You live that old routine. Okay? So, you have to try to break that routine. Umalis ka dyan sa komportabling routine na yan. Try to wake up 30 minutes earlier. Okay? Try to, you know, stop the television na napakomportable. Kumakain ka, nagkakapi ka sa harap ng TV. Di ba? Very ideal ang situation. Tapos nag-Facebook ka, napakasarap ng buhay mo, di ba? But that's not life. That's not life. Okay? You have to leave that comfort zone. You have to read hard books. You have to, you know, you have to extend your night. So, pwede kang 2 hours muna o 1 hour bago ka mag-sleep, you do something. It's time to, you know, pagdating mo, review mo what happened to your business, what happened to your office, ano yung mali, ano yung kulang, what you have to do tomorrow. Diba? Hindi yung pag-gising mo, oh, bahala na. That's very comfortable and that's your comfort zone and it will lead you to nowhere. Walang patutunguhan. Okay? What else? Your old skills. That's your comfort zone. Yung, okay na ako dito, panay na lang ako nagsusulat. Diba? Dito na lang ako. Susulat na lang ako. Dito na lang ako sa Word. Ayoko na lang Excel. Ayoko na lang. Ayan, medyo ano tayo dyan eh. Guilty rin tayo dito because of the Excel. I have to learn that. Very comfort, you know, comfort zone ko yung MS Word eh. But I have to learn the, you know, I have to learn the other, you know, MS Office. Kailangan ko matutunan Excel, kailangan ko matutunan ng ang ibang bagay. Though I can do PowerPoint, di ba? So yung old skill na komportable kang ginagawa, di ba? Minsan may mga trabaho tayo sa office na kahit tulog ka kaya mo siyang gawin. Na kahit, di ba, minsan nakita na yung mga painter, parang paint lang ng paint, yung mga nagagawa ng mga nagdo-drawing, nagle-lettering, pag tinignan mo, parang napakasarap. That's their comfort zone. Di ba? So, try to do old skills. Try to learn old skills. Okay? So, you know, when I was starting my website, mahirap din mag-upload ng mga article. May taga-upload pa ako. Pero sabi ko, hindi pwede comfortable ako natutulog and somebody's doing my website. Somebody's doing it for me. Okay? So, I have to learn that. I learned it. And now, sa aking YouTube, it's a new skill. It's a new skill that I have to understand how to upload, you know, how to do my thumbnail, how to do the tags and everything. I have to learn. Those are new skills. Diba? I need to leave my comfort zone. I have to leave that old skills na hindi ko alam, komportable na ako dito, di ba? I remember just last year, I don't know about, you know, how to go to YouTube channel, di ba? Natanong ko minsan, friend ko, sabi ko, saan mo nakuha yung mga kanta na yan? Sabi niya, edi sa YouTube. Paano baka ako nakuha sa YouTube? But now, I have my own channel. I have my own YouTube channel because, you know, iniwan ko yung lagi na ako nanonood ng TV every Saturday, Sunday, very comfortable ang buhay, di ba? So, yun yung mga, marami pang mga comfort zone na dapat natin gawin. Okay? So, believers, masyado tayo natatangay na ating mga emotion. Ako po ay, you know, I love this topic because these are life-changing topics na it requires us to make a decision sa buhay natin. Okay? So, kung meron ka po kung suggestions or comments, mag-type ka lang sa baba. At ulit, bago ako mag-end, gusto kong sabihin that if you want to change your life, if you want to have a better life, if you want to have a better income, okay, a higher income, you have to leave that
comfort zone. Okay? Kung ano yan, you know it. If it's your old assignment, old friends, old routine, old skills, old jobs, so you have to leave them. Leave that comfort zone to live a prosperous life. Okay, so thank you very much, believers. Believers, if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies, team building, you just call me 0939-5254-311. Okay, so thank you very much. Enjoy the rest of the night. Let's go.